Marami kaming wala noon. Wala kaming internet, gadgets, at kung ano-ano pa. Pero, malinaw sa aming martial law babies. Ang daya, no? Millennials kayo kami, martial law babies. Malinaw sa amin kung sino ang kalaban noong panahong yon. Kung alin ang problema at kung ano ang dapat mangyari para magbago ang lipunan. Wala noong bida kontra bida. Walang frenemy. Hi! Black or white. Red or yellow. Hiwalay kung hiwalay. Hindi complicated. Parang paglalaba lang ang peg. Hindi pwedeng magsama ang mga bicolor. Klaro kung sino ang dapat patalsikin. Kaya ang tanong at hamon ko sa inyo ngayon, kayo, alam nyo ba kung sino o ano ang kalaban? Luzon, Visayas, Mindanao, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at sa lahat ng mga OFW, saan lupalop man po kayo ng daigdig naroon at nanonood nitong ating video. Okay? Gaya nga nung inuuna nating napanood na video, no? Doon pala makikita na natin kung ano yung reason behind at tumanggi si BBM na umattend doon sa presidential interview ni Jessica Soho. Kasi knowing Jessica Soho, she's a biased na commentator or newscaster, no? Ever since pa, talagang anti-Marcos na siya. And later on, meron pa akong isang ipiplay na video na kung saan ay in-interview niya rin before si BBM, which is halatang halata talaga na when it comes to Marcoses, no, talagang hindi maikakaila ni Jessica Soho, hindi niya maitatago yung kanyang pagiging anti-Marcos or pagiging bias niya, no. Kaya ito yung mga dahilan kung bakit tumanggi nga si BBM na magpa-interview doon sa tinatawag nilang presidential interview ni Jessica Soho, no, ng GMA7. Then, we cannot blame Marcos, we cannot blame BBM, we cannot blame Bongbong Marcos, no? Kumbaga, nagkaroon siya ng hindi magandang experience sa pag-interview ni Jessica Soho. So, tama lang, on my own opinion, no? Opinion ng isang ordinaryong mamamayan, ordinaryong vlogger, tama lang na hindi siya umaten doon sa presidential interview na ginawa nga ng GMA7 sa pag-host ni Jessica Soho. At may nakapagbulong din sa akin, although hindi ko naman masyado pang napanood yung naganap na interview, no? Ang feedback sa akin ay, kumbaga, boring yung naging presidential interview ng GMA7, no, doon sa Bali, ilang ba yun? Si Isko Moreno, si Mark Manny Pacquiao, si Lenny Lugaw, si Ping Lacson. Si pa. Very elementary yung naging takbo ng interview, no? Sabi ko nga, kaya nga naging boring dahil sa wala si Bongbong Marcos. Dahil kung nandun si Bongbong Marcos, malamang ang maging mga questionnaire is magiging bias din, no? Kumbaga, pinakita lang nila doon na madali lang naman yung mga tanong tapos hindi ka umaten, di ba? Ano lang yun? Trap lang yun, no? Pain lang yun. Pero the mere fact is that walang Bongbong Marcos na napaglaruan sila. Hindi sila binigyan ng pagkakataon, no, ni Bongbong Marcos na sumikat muli. Gaya nga ng sa nabasa kong balita, no, malaki ang kawalan, malaki ang nawala sa GMA7, no, yung mga advertisement nila, yung mga sponsor nila. Maraming nag-back out dahil wala nga si Bongbong Marcos. So, doon makikita natin, no, or ipinakita na newscasting is a business, no?
Ngayon, kung magiging bias kayo, malaki ang mawawala sa inyo. Why not try to be equal? Diba? GMA7, kayo na rin ang may sabi, diba? Walang kinikilingan, balansing pagbabalita. Pero when it comes to Marcos, hindi ganun na nangyayari. Pero tinan nyo, sino nawalan? Kayo rin ang nawalan, diba? Kayo ang nawalan. And don't blame Marcos o don't blame Bongbong Marcos kung hindi man kayo pinagbigyan. No? Kasi kung merong malayang pagbabalita, merong malayang pagsasalita, no? Meron din naman kalayaan itong mga tao na gusto ninyong interviewin para magdesisyon kung papayag ba na interviewin ninyo o hindi. Hindi nyo hawak ang kaisipan, hindi nyo hawak ang kalayaan ng bawat isa. No? Kaya wag masyadong lumaki yung inyong mga ulo, no? Wag masyadong lumaki yung ulo. Saka iwasan na ninyo yung pagiging bias. Be fair naman kasi, be fair, no? Bukas o sa susunod na video ko ay kukomentaryuhan naman natin itong si Lenny Robredo. Kasi nga, nung tumanggi si Bongbong Marcos na magpa-interview, talagang kumalat na kagad sa ano, no, sa Lenny University yung Bongbong duwag daw, no? Duwag daw si Bongbong Marcos dahil hindi nagpa-interview. Pero sabi nga, mabilis ang karma, electronic na rin ang karma, so bumalik kagad sa kanya. Now meron tayong mga bagong hashtag ngayon, no? Hashtag Lenny Duwag. Yan, bukas bibigyan natin ng komentaryo, no? Ngayon, sa itong ating susunod na video, dito papakita ko sa inyo yung sinasabi ko kanina na interview ni Bongbong Marcos, no? In-interview siya ni Jessica Soho, na dito talaga makikita natin kung gaano siya kabayas, na ito nga yung hindi pinayagan ni Bongbong Marcos na maulit muli. So, panoorin natin ito. Yun, no? So, malinaw na sa ating lahat ngayon na ano, kung bakit, ano ang dahilan, ba't hindi nagpa-interview si Bongbong Marcos doon sa mga nakita natin na video. Ngayon, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, patuloy na pagsuporta. At sa dulo ng video na ito, ay i-shoutout natin yung mga FB account ng ating mga kaibigan, mga YouTube channel nila. Ito yung mga kaibigan natin na patuloy na sumusuporta sa atin, na patuloy na nariyan lagi at nakasuporta sa ating channel. Ako ay nakikiusap sa inyo personally. Sana ay suportahan din natin yung kanilang mga channel. Muli po, isang magandang hapon at pagpalain nawa tayong lahat na patuloy tayong malayo sa anumang apekto ng pandemic. God bless po, everybody!